ang Diyos ng maliliit na pasimula. May 25. Walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. Unang Samuel Kapitulo 14 Versikulo 6. Naglalakbay tayo sa lupain ng sakit at pagdurusa. Subalit ang magtiwala sa Diyos at magpasyang ilagay ang Diyos sa unahan sa bawat aspeto ng buhay ay nagagawa lang ng karamihan kapag nahaharap na tayo sa panahong napakahirap. Ito ang maaaring kabuuan ng buhay ni na Eddie Nielsen at Rose, isang mag-asawa mula sa Manaus, sa Hilagang Brazil. Nagde-deliver ng mga frozen goods sa supermarket ang mag-asawang Eddie Nielsen at Rose gamit ang kanilang refrigerated truck doon sa malapit na palengke sa kanilang lugar. Subalit na nakawan sila ng 3 beses at nawala halos ang lahat ng kanilang pag-aari. Dahil dito, nagkautang sila ng malaking halaga at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Sa gipit na pagkakataong iyon, lumuhod sila at nagpasyang ilagay ang buong sitwasyon sa kamay ng Diyos. Pagkatapos makapanalangin, naramdaman nilang dapat magpasimula sila ng bagong pagkakakitaan gamit ang natitira nilang pera. Ang problema ay $5 na lang ang mayroon sila. Ano ang inyong magagawa sa halagang ganito? Ang kanilang pananampalataya sa Diyos ang nagbunsod sa kanilang pagtitiwala na kung ang Diyos ang una sa kanilang buhay, ang maliit na halaga ay magagawa niyang palakihin. Nabuo sa kaisipan ng mag-asawa ang ideya ng pagtungo sa supermarket at bumili ng mga sangkap upang magluto ng 16 na piraso ng tinapay. Pagkatapos gawin ito, lumabas sila upang ibenta ito sa ilang mga kaibigan at mga kapitbahay. Mabilis nilang naibenta ang lahat, at nakita nila ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang gumagabay sa kanila sa bago nilang negosyo. Pagkatapos maibalik ang ikapo at mga handog, ipinuhunan nila ang kanilang kinita sa pagtitinda upang bumili ng marami pang sangkap at gumawa ng mas maraming tinapay. Kaya, sa ganitong simpleng paraan, pinasimulan nila ang ngayoy isang kumpanyang may 15 trabahador na gumagawa ng 45,000 piraso ng tinapay sa isang buwan. Nagpasya silang kilalanin na ang kamay ng Diyos ang humahawak sa kanilang negosyo sa 3 kaparaanan. 1. Tulungan ang ibang mga kapatid na lalaki at babae upang makapagpasimula ng gawain sa pamamagitan ng kung ano ang nasa kanilang kamay. 2. Ibahagi ang patnubay sa malusog na pamumuhay sa ilang mga tao sa bayan. 3. Matapat na pagsasauli ng ikapu at ng regular na handog na 15% ng lahat ng kita ng kumpanya. Panawagan. Diyos ang una. Ito ang kahulugan sa buhay ng pinagpalang mag-asawa. Ngayon maari nilang angkinin na ang lahat ng bagay na kanilang kailangan ay idinadagdag araw-araw ng makapangyarihang kamay ng Diyos.